Hero of all, we'll rise for the sinner.
Can we know? Patuloy ang Heroes Era ng ating mga paboritong volleybells dito sa ating live coverage ng NCAA Season 99 New Heroes of the Game. Mula pa rin dito sa Phil Oil Eco Oil Center sa lungsod ng San Juan. We once again greet you for match day number 7 as we get prepared para sa ating ikalabing apat na laban sa ating panibagong torneo. It is the unbeaten Colegio de San Juan de Letran Lady Knights taking on a team na hinahanap pa rin ang kanilang unang panalo ngayong season ng EAC Lady Generals. And we are saying thank you to everybody who are tuned in right now, watching all over social media on YouTube and Facebook via NCAA Philippines. Look at that nice top shot. Different vantage point. And of course, we are saying thank you and reminding everybody as well to keep following our social media account GMA Sports PH on Facebook and on X. Mabuhay Pilipinas, my name is Anton Arras, working once again alongside former NCAA MVP and JRU Queen Bomber Shola Alvarez. Good afternoon, Anton, and good afternoon din po sa ating mga kapuso na nanonood at sumusubaybay sa atin dito sa NCAA. And
This is a good match, Shola, sapagkat etong Letran, one of the surprise teams under new head coach Oliver Almadro. Eto naman kupunan ni Coach Rod Palmero, hinahanap pa rin ang kanilang unang panalo ngayong season. And of course, para maikwento ang lahat ng mga yan, we have at courtside Lizelle Nieves working hard, talking to the coaches, talking to the players, and she will share everything that she's gathered in just a bit. Pero sa ngayon, Shola, eto, silipin natin ang team standings para makita kung saan nga ba nakapwesto etong Letran at ang EAC at kung gaano ka-importante etong laro natin ngayon. Yes, Anton, makikita natin sa ating team standings na merong dalawang panalo etong Letran at wala pa silang talo. And on the other side naman, etong EAC, patuloy nilang hinahanap ang kanilang panalo and we will see kung makukuha nila ang una nilang panalo ngayong araw. Alam mo to, Shola, sa NCAA, mabilis ang season. It's just a single round robin. So, bawat naro, napaka-importante. Meron ng tatlong panalo ang LPU at ang Binil. Letran is trying to get to that level. Ikaw naman, kung ikaw naman ang EAC, siyempre, ayaw mo na mabaon ka sa ilalim ng team standings. Yes, and sure ako na itong EAC talagang gigil sila makuha yung panalo nila ngayong araw. Pag-usapan natin ang kupunan ni Coach Oliver Almadro. We are seeing the effect of the arrival of a champion coach, a very experienced man in Coach Oliver Almadro. Ito yung pinakaunang upset na nangyari sa ating season ngayon. A straight set sweep by Letran over Perpetual. At the reason why it is an upset is because itong Perpetual ay isa sa mga highly touted teams na inaasahan na umabot sa Final Four o kaya sa Finals. Yes, we can see talaga na yung improvement ng Letran, makikita natin na every game, gusto talaga nilang makuha yung panalo. And sa game na to, makikita din natin na yung errors nitong Perpetual, hindi rin ganun ganda yung errors na binigay nila para sa Letran. At si Mary Rose Dapol na check dito sa laban na to. Yes. Ang ganda ng timing, blocking ng Letran. Dapol did not play in the third set and she only scored 4 points. So kung MVP ka at na-stop ka ng Letran, very good confidence booster yan para sa mga bata. Yes, and halatang pinag-aralan talaga nitong Letran yung Perpetual. At ito naman ang isa sa mga pinag-uusapan talaga. One of the student athletes taking the NCAA by storm. Gia Makilang. You look at her moves, yung lefty game winner na yan, nagulat ako doon kasi yun yung pampanalo. Eh. Tumalon siya, right-handed siya, pero tinapos niya gamit ang kaliwa. Yes, and Anton, actually she is the most mature players na meron dito sa Letran. Yung confidence na meron dito sa babaeng to, sobrang ang laki ng magiging potential niya. And every moment is a Gia Makilang moment every time Estrelier tosses the ball up to her. Very high percentage. Asahan mo na na makakapuntos yan si Gia Makilang. Yan. And also the fighting spirit of this girl. Talaga namang every game niya talaga pinapakita sa atin. Ngayon naman, pag-usapan natin ang EAC Lady Generals ni Coach Rod Palmero. Huli pa silang umabot sa Final Four noong 2013. That was 11 years ago, NCAA Season 88. So gusto nilang makabalik doon pero syempre hirap sila dahil maraming nawala sa kanilang koponan and of course, they're still trying to find their group. Yes, we can see here na in terms of attacks, lamang sila pero yung errors na binigay nila dito sa JRU, yun yung medyo kailangan nilang bawasan pa. Masyado mataas. Yes, masyado mataas. Yes. Pero bagamat na may mga nawalang players, there are some players who are also still here. Of course, hindi mawawala dyan si Kat Almazan. And of course, a player who was averaging 10.7 points per match, second on the team, Krisha Reyes. And yes, yung 12 points na meron kay Krisha Reyes, and lahat yon all from the attacks. So definitely a player na dapat markahan ng mga Letranista aside from Almazan because when you think about EAC, it is the Almazan and Krisha Reyes tandem. Yes, and I'm sure talagang pinaghandaan ng Letran ang match nila against EAC. Alright, let's get to know the starters of EAC and Letran. Pakinggan natin ang ating Coliseum announcer. Number 14 of the women's division between the Colegio de San Juan de Letran Lady Knights versus Emilio Aguinaldo College Lady Generals.
selling the sweaters for both teams. First, for the Colegio de San Juan de Letran Lady Knights. Let's start with our opposite hitter, number 1, Jodiel Natura. Middle blocker, number 3, Royce de la Cruz. Another middle blocker, number 6, Angele Desma. Outside hitter, number 7, Yen Martin. Setter, number 10, Nat Estrelier. Outside hitter, number 25, Chia Makila. Starting libero and their team captain at number 19, Lara May Silva. Head coach of the Lady Knights, Mr. Oliver Almadro. Calling on our Emilio Aguinaldo College Lady Generals. Let's start with our opposite hitter, number 2, Jen Umapas. Middle blocker, number 3, Rhea Magalona. Another middle blocker, number 5, Jaja Villena. Outside hitter, number 7, Trisha Reyes. Outside hitter, number 8, Kat Almazan. Setter, number 16, George Lute. Starting libero at number 1, CJ Guria. Head coach of the Lady Generals, Mr. Rod Palmero. Nakakatuwa, ano, Shola, tuwing nakikita natin na tinatawag yung mga pangalan ng mga players na to. Papasok sila sa court, nakasmile, tumatawa, nage-enjoy. And that's what we want to see, yung kagustuhan nilang maglaro para sa kanilang mga eskwelahan. Yes, and makikita mo din na talagang ipaglalaban nila kung ano man yung trinabaho nila ng buong preseason. Ngayon kasi natin makikita talaga kung gaano kabuo yung bawat team. Akala ko nga eh, kasi unang tinawag yung mga players ng Letran, sobrang saya. So, inisip ko, yung EAC kaya, ganun din eh. Yes. Ganun din, nagsasmile, nag-enjoy. So, maski na 0-2 sila, yes. It's nice to see na ganun pa rin yung vibe sa EAC. And both teams talaga, ano eh, sobrang sigla ng, alam mo yung energy na meron sila. Pagpasok, warm up pa lang, makikita mo na yung energy na meron sila. At magsisimula ng laro, ang karilang setter, EAC's George Lute, wearing jersey number 16. Bilis ng ating tournament. This is already match number 14. And we are underway. Jodiel Natura finds the corner. Good wrist reaction for Natura. Minsan yung mga ganon, binibiro namin na parang sukat mo yung court ah. Kasi yung mga corner, bihira lang yan matarget eh. Bihira lang makakuha ng point sa corner. So, pag ganun, mga biru-biruan lang namin. Para sa akin, one of the best sa ganun, yung sukat, si Jodiel Natura. Natura, yeah. Yung palo niya, ano eh, hindi yung laging malakas. Malakas, yes. Pero alam niya kung saan niya ipupwesto yung mga atake niya. Makila, Estrelier to Ledesma, popped up by Lute. Free ball mapupunta dito sa Letran. Ledesma asking for it. She gets it and scores para sa Letran. Ang isa sa talagang nag-improve ngayong season, Shola, itong si Nat Estrelier. Yes. Yung distribution niya ng bola sa loob ng court and the connection, of course. Importante yon as a setter. Lute getting that good pass from Almazan. Blockers were there. That's Ledesma and Martin. Oh. It's out. Ito yung iniiwasan, Anton, ng EAC ngayon. Yung mga errors na binibigay nila sa kalaban. Alam mo, itong Letran, hindi katangkaran eh. Kung ikukumpara natin sa Arellano or Perpetual. Pero last season, number 3 sila sa blocking. At ngayon, solid din yung mga blocking nila at the net. And that's another point for Letran. Nakakatuwa panoorin tong Letran. Kasi ang saya-saya lang nila maglaro. Parang ganagong-ganago sila maglaro. Sila yung
breakout team ng season 99. Yung team na hindi masyadong napag-usapan. Mm-hmm. Even though we knew Coach O was coming in, hindi tayo sigurado sa lineup niya. Yes. And now we're seeing na nag-improve yung mga bata and very talented young athletes like Martin and Makilang. Reyes. And there's Makilang again. Great floor defense, great coverage, and Martin gets the cross-court kill. Coach Oliver Almadro wanting to build something dito sa kanyang alma mater. 25 years in the making. Ang kanyang pagbabalik dito. Villena with a running attack. Good play for Villena. Coach, teaching. Sinasabi kay De La Cruz na move her feet. And parang lahat talaga ng players, sinakausap niya. That was a 5-0 start para sa Letran. Martin, cross court. Actually, Anton, medyo mahirap yung mga ganun break mula. Kasi medyo dikit na siya sa net. Pero yung adjustment na ginawa ni Martin, laking bagay nun. Another great rookie. Yet Martin. That was a good play. Omapas. Yes. Effective ngayon yung mga play na ginagawa nitong EAC. Kaya medyo nahihirapan nitong Letran basahin yung mga attacks nila. Jaja Villena. Villena gets that one in. Estrelier. Martin. George Lute. To Almazan. Almazan again. Silva nakapwesto. Ledesma with the kill. Yes, kanina pa gumagana yung mga ganong drop ball ni Ledesma. Ganda din ang connection nila ni Estrelier pagdating sa mga quick play. Grabe yung focus ng mga Letranista. Yeah. This is an early 7-2 lead for the team of Coach Oliver Almadro. Martin with an ace. Wow, this rookie is playing excellent volleyball to begin this match. Tamang po ang Letran laban sa EAC sa aming pagbalik. May report sa atin si Lizelle Nieves. Bigong makapasok sa 2024 Paris Olympics si Tokyo Olympic gold medalist at Pinay weightlifter na si Aidelin Diaz. Hindi nakamit ni Diaz ang kailangang puntos sa 59kg weightlifting category sa qualification rounds ng 2024 IWF World Cup. Dagdag naman sa listahan ng pambato ng Pilipinas para sa Paris Olympics ang Pinay weightlifter na si Elrin Ando. Pinataob ni Ando si Diaz sa parehong weight category. Welcome back mga kapuso sa ating NCAA Season 99 Women's Volleyball Tournament with the game between the EAC Lady Generals and the Letran Lady Knights. I'm Lizelle Nieves reporting from the courtside. This is a clash between a team who's struggling to get a first win in the season and a team who's aiming to extend their winning ways. Despite struggling during the first season, the EAC Lady Generals are now getting part with the hopeful Kat Almazan na nakuusap ko, wherein she pointed out their 31 unforced errors and 15 service errors in the last game with the JRU Lady Bombers. Pero she said that they are taking extra hours to practice para maisaayos ang kanilang movement on court. Taking into consideration ang paalala ni Coach Rod Palmero to maintain their knowledge during trainings and apply it in the game.
Despite sweeping their last two games, hindi rin nagpatinag ang Letran Lady Knights at mas lalong pinag-igihan ang kanilang pag-e-ensayo at pag-kondisyon. Dahil sinabi sa akin ni Natalie Estrellier ay meron silang 24-hour rule kung saan pwede nilang enjoyin ang pagkapanalo within those 24 hours, then pagtapos, back to work. Lagi rin silang pinapaalalahanan ng coaches to stay humble and disciplined inside and outside the court, lalo na dito sa NCAA kung saan the right consistency is key. With both teams taking specific steps para mag-improve sa ating kompetisyon. Let's see how this game will play out today. Antonio Shola? Thank you very much, Lizelle. Shola, ano masasabi mo sa 24-hour rule ni Coach O? parang ano yun ah. Kasi as a student athlete, kailangan din talaga yung oras mo, ma-manage mo. Of course, minsan kasi Anton, kapag athlete ka talaga, kahit may iba kang ginagawa, naiisip mo kung ano man yung nangyari sa training. Yun lang yung ano eh, medyo mahirap sa pagiging athlete. Like, 24 hours talagang kailangan. Kailangan nakafocus ka doon sa game. Sa kabilang team naman, yung report ni Lizelle, sumakit yung ulo ko sa 15 service errors eh. Yes. Di naman ako part ng team pero naawa ako kay Coach Rod eh. Yes, kasi malaking bagay yung walang, I mean, kahit malesa man lang yung errors na nagawa nila last game. I hate to say it pero si Kat Almazan mismo nagkwento kay Lizelle and that's a service error right there. Si Mika Reyes, kasama ko nung isang araw, sabi niya, when she was playing for Coach Ramil with the Lady Spikers, one hour daw, isang oras daw yung ensayo nila. Yeah. Puro service lang. Puro service lang. Totoo yun. Kasi marami din akong mga kasalya na ganun nga, yung mga narinig kong kwento sa kanila. Sipin mo yun, one hour service lang. Nitura, cross court, not that time. Actually, Anton, lakas kasi, ang lakas makabawas or makababa ng momentum. Yung ang ganda ng nangyayari sa loob, then kapag umabot na sa service line, tapos biglang mag-e-error. Parang biglang babagsak lang yung bakit nag-error, parang ganun. Lalo na pag crucial, no? Yes. Kaya yung mga service specialists, parang kahit service specialists sila, yung mga family members nila, yung mga friends nila, kinakabahan. Yes, yes. Totoo. And sabi nga nila, iba daw yung pressure na meron sa service specialist. Kasi pinabasok lang sila. Kapag, lalo na crucial point, kailangan hindi ka pwedeng mag-error. 11-6 ang ating talaan ngayon. Krisha Reyes. Able to get the point. Magaluna. Sharp serve. Silva, wow. A rare miss received by Silva. Lut. Reyes. Makila. Back set. Judiel. Now UAC showing some good coverage. Martin. Estrader. Nitura. Wow. Okay. UAC now going to work but unable to attack. Silva to Gia, who breaks down the wall. Wow, ganda nung naging defense ng EAC. Mukhang nag-a-adjust sila dun sa mga attack na meron dito sa Letran. Lara to Gia, Silva to Makilang. Parang beach volleyball lang ah. Sila yung nag-champion. At ngayon, sila yung nagbibigayan dito. Dumedepensa, Shola. Dumedepensa, yes. May mga rally na, sinang dalawa yung pumipick up eh. Almazan. Reyes. Ayan na naman si Makila. Martin. Not that time. That was out. For Martin. Point for EAC. Yung nagawa ni Gretzel Soltones sa beach volleyball, may chance na magawa rin ni Lara Mae Silva. Yes. Kasi champion, back-to-back. Yeah. Eh si Gretzel, naalala ko, iba-iba yung mga nagiging partner niya. Nakalaban mo ba? Nakalaban. Naabutan ko sila. Naabutan mo. Yes. Sino yung partner niya nung naglaro ka sa beach volleyball? Si Eliza. Ah, si Eliza na. Siya yung naabutan ko. Martin.
Ganda ng adjustment. Yes. At nakita din niya na na-late na itong middle blocker niya. Royce de la Cruz. Rookie middle blocker. Royce de la Cruz. Letran holding on to this 6-point advantage. Almazan. Lut. Here's the attack. Lutos. Lutos. Si Alex. Razonable. Frisia Reyes. Survey. Estrellier, back set na naman para kay Nitura. One more time for Nitura, going down the line. Regalo para kay Martin. Yan, Martin! Pinakamagandang regalo para sa isang volleyball player. Easy point kasi kapag may regalo sa Martin. 14-8, 6-point lead para sa mga letranista. Silva again. Martin. Too strong. Point sabi for ni easy. Silva, yan, wala blocker. At least yung communication nila, dandan ah. Maganda yon. Pero di ba, kayo mga spikers, tumataas yung kumpiyansa nyo pag alam nyo yung libero nyo yes. Nasa likuran nyo lang. Yes, yes. Alam namin may tao. Kung sakali mang mablock kami, alam namin may tao sa likod at may sasalo. Pero sa pagkakataon na yun, sabi ni Lara, walang blocker. Wow. Sipin mo, dalawa yung libero ng Letran eh. Si yes. Silva tsaka si Makilang eh. Parang ganun lumalabas eh, dalawang yes, libero. Yes, actually, si Makilang, parang pag nasa likod siya, para na rin siyang libero. Kaya nahihirapan itong EAC na makakuha ng attack sa kanila. Kasi grabe yung depensa. Kaya naman lang siya right there, kaya pinipituan. Kung hindi naman nakita, di ba? Okay, go. Play lang tayo. Dahil ba, Shola, na lumagpas si Lara sa linya? Yes, pa yung momentum kasi ni Lara papunta sa harap. So, may possibility na... Kasi kahit isang paa mo lang ang lumagpas sa line, automatic call yun. Eh, yun, dalawa eh. Yeah. So, konting warning lang mula sa ating first referee. Wow! Ledesma! Another quick attack Ledesma. From Ledesma. Grabe yung connection nila ni Israel. Sobrang effective ng quick plays nila. Yan Martin, survey. Yan Martin. Jump serve. Lut. Almazan, Aquila. Estrella! The setter attacker. Ng tama Letran. Yun. Tama yun. Setter attacker. Nat Estrella puts Letran on top 16-10 as we head to this technical timeout. Another good news mga kapuso, pasok na rin po sa 2024 Paris Olympics ang Pinoy weightlifter na si John Februar Seniza. Yan ay matapos siyang mag-gogi sa qualification tournament na 2024 IWF World Cup sa Thailand. Nakuha ni Seniza ang ika-apat na pwesto sa men's 61kg weightlifting category. Siya ay ikawalong dagdag sa pambato ng Pilipinas para sa 2024 Paris Olympics. Una nang nag-qualify sa 49kg weightlifting category si Rosie G. Ramos. Makakasama nila sa Paris Olympics. Club representative ng Colegio de San Juan de Letran, Father Vic Calvo. And of course, the Mancom rep for the University of Perpetual Health System Delta, Mr. Frank Goosey.
5 points na para kay Yen Martin. Loot. Estrellier. Loot. This time goes to Almazan. Silva was there. Back row by Nitura. Razonable breaks down the wall. Yun yung isa sa mga bihirang pangyayari na nabagsakan sa harap si Lara May. Actually, yung defense pattern nila, sobrang effective kasi yun nga lang kapag nag-short ball, dun sila may hirapan. Pero yung mga long ball, so naaangat nila eh. Razonable, good strong serve. But great effort by Estrellier. Loot. Almazan. Makila. Estrellier na naman. Buhay pa ang bola. Almazan breaks down the wall. Good intention for Almazan. Kita niyang malaki yung space. Dito kay Estrellier. Easy point for her. Playing in her final season in the NCAA, Catherine Almazan. Playing inspired volleyball here in this match. Jump serve, Silva. Ledesma. Almazan. Wow. Yung experience na meron dito kay Almazan. And the leadership also. Coach O thinking about calling a timeout. Kanina pa ako nakatingin kay Coach O. Inantay pa niya. Okay, sometimes ginagawa lang natin basta magawa eh. We have to think. Anong gagawin niya? Hindi naman niya sasagasahan yung block. Ano pwedeng gawin? Ano pwedeng gawin tatargetin? Tatarget sa mahaba. So, bata nagsumusiksik, wala pa naman pinapalong madiin. Okay, pangalawa, huwag magmadali. Eh ano kung hindi madepensahan? Girls, we have to do good repeatedly. Hindi ko kailangan ng spectacular play. Try, say isa lang! Wow, those words. Galing kay Coach Oliver. Reminding his players na hindi nyo kailangan madaliin. And hindi rin pwedeng mag-relax itong Letran. Kasi, as we can see, lumalaban itong EAC. Alam mo, maski na ilang beses ko nang narinig yung I don't need spectacular, I just need good. Yeah. It's as if it's the first time sinasabi ni Coach O. Yun lang, razonable. Momentum killer. Sayang, sapagkat 3-0 run na yun para sa EAC. Now it's Ledesma. At the service line. Loot, hustling. Almazan. Estrellier. Nothing there para kay De La Cruz. Almazan na naman. Nitura was ready. Makila. Popped up by Almazan. Back row by Reyes. Tuloy pa rin ang rally. Estrellier to Makila down the line. Buhay pa. Estrellier. One more time. Makila. Nope. Wow. Sayang. Yeah. Good intention for Makila. Alam mo, ang galing ng adjustments niya ha. Kasi napansin ko, yung mga attacks niya sa cross-court, alam niyang nakukuha na eh. So iniba niya yung area ng attack niya. Pero medyo nag-outside lang. Tatlong palo yun. Yes. So yung isa cross-court, yung isa down the line, yung isa naman. Ano ba tawag doon? Cut shot. Makinang again. Loot. Oh, what a save by Silva.
keeping it alive, Lara Mae Silva. Makila. Kung di mo siya mapipigilan. Dahil hindi siya hihinto nang makuha niya ang puntos. And cha-cha talaga yung pinupuntahan nito ni Estrellier. Kahit anong mangyari. But before that, ang bumuhay sa Letrandon si Lara Mae Silva, with the save. Oh, a wild toss to the other side. Ketura. Pwede pa to. Ball goes way back to the Letran side. Combination play! Wow, nakikita ko naman yung mga stare down. Ito ni Netula. Ayan na naman siya! Yes. Pero that was made possible because of the combination play. Ang daming umabante sa net. Pahirapan natin, hindi pwedeng madaling bola itatawid nyo sa kanila. Kita mo, naka-atake na naman na mabilis. Iwasan niyo yun. Kaya nga pinapapwersa ko yung serve para hindi nila ma-execute na mabuti yung play nila. Sirain ang play. So ganun din pag nagdawid tayo, dapat hindi na execute ang play. Para kailangan dumadali, para nakaka-atake lahat. Naintindihan? Yung kung ano yung pinagagawa ko, yun lang ang gawin nyo. Huwag kayo pumunta sa iba. Isecure nyo lahat. Sabi ko, isisecure lang. Hindi natin kailangan pwersahin. I think yun ata yung nangyari na in-over na lang yung bola ni Lute. And kasi pag ganun, chance ball na for Letran. So, mas naka-atake sila. Scores at 19-14 in favor of the Now it's Estrellier at the service line para sa mga Letranista. Si Kat Almazan talaga yung tina-target nila as Reyes scores. Wow, mukhang may lumalaban ang stare down dito sa EAC. Kasi, ayun o. Yes. Ayun o. May pag-ikot pa. Ayan ang matchup, Reyes at Nitura. Sino mas may swag? Nakakatawa yung mga bata ngayon. May swag na, no? Team Captain Ada Gallardes is now in for EAC. Medyo malamig pa. Ayun yung mga iniuwasan natin for EAC. Yung mga service errors nila. It's Gia Makila, Reyes. Makila was there. Judiel, cross court. Razonable was ready. Back row by Almazan. Silva. To Netura. Four touches by the Lady Knights. Point for EAC. So not over ang tawag. I think tama naman yung tawag ng ating first referee. Gia from the back row. Loot. Saved by Silva. Martin. Saved by Almazan. Reyes popped up from the back. Whoa! Ganda sana. Ganda, yes. Ganda sana. Ayun yung sinasabi ni Coach O na huwag natin madaliin. Three-point lead for the Lady Knights. 17-20. Watch out for Judiel Nitura. Makilan from the back row. Lute. Reyes. Single block. Wow. That's a block point by Royce. Single block.
Thunder de la Cruz. Nabasa na niya kung saan papaluin ni Reyes. Yan yung isa sa mga pinakamasarap na feeling para sa isang middle blocker. Yes. The single block, single block against a very strong spiker also. Almirante. Sharp serve. Almazan. Estrellier. Netura. Pwede pa to. Back set. Judiel. Reyes. Oh! Yun talaga yung move niya. Yes. And Anton, kanina pa niya binabasa itong mga blockers ng Letran. Kanina pa siya nagpapacheck ng mga bola. Coming off that 12-point outing against JRU, Christian Reyes. Ayaw pagbitawan ng EAC ito. Reyes now at the service line. Ayan na naman yung... Yung pa rin yung problema yes. ng EAC, service errors. Yes. Kailangan nilang i-work out yung service nila. Especially kapag mga... Pag ito nang padulo. Almazan. Almazan. Cross court hit from Almazan. Nasilip niya. Substitution for AC number 11 out number 3. Rhea Magdalena in. Ito rin yung mga Emilians. Naghahabol. Ayaw pang bitawan itong set na to. Oh! Yun lang. Service goes out. Dalawang magkasunod na service error yun. And Coach Ron Palmero calls a timeout. Score is at 23-19 in favor of the Lady Knights. Pagdating sa service natin, error tayo. Ano sabi ko sa inyo? Kailangan may confidence kayo pag nagsiserve kayo. Hindi po pwedeng nag-aalangan ka. Kung ano yung gusto mong gawin, gawin mo. Pero yung may pag-aalangan, hindi yung kasama sa usapan natin. Lumayo kayo ng konti para kung gusto nyo targetin yung dulo, umabot. Palalampasin nyo lang yung bola sa white band, do. Naintindihan? Ha? Naintindihan? Malayo pa yan, kay... Yes, kailangan 100% yung loob nila kapag may gagawin sila sa loob ng court. Kasi yung mga ganong errors, nakakapanghina talaga siya, lalo na kapag ganito na patapos na yung set. Literal na ni Coach Rod eh. Palampasin nyo lang sa white band. Yeah. wala na nga siyang sinabi na i-power nyo or kung ano ang instruction. Parang na simple-simple lang eh. Sobrang simple na lang. Palampasin nyo lang sa white band. Yeah. May opensa sila eh. Yes. It's just that the errors talaga. And also the defense ng EAC. Yes. Maganda yung naging adjustment nila sa defense pattern nila. This is Alex Razonable. Over the white band as Coach Rod Palmero requested. Makila over the net. Kita niya na mas maliit yung blocker niya dito sa zone 1. This point for her. Over the net and straight down to the Paraflex. Set point para sa Letran. Ledesma. Is that in? Service goes out.
Feeling ni Coach O pasok eh. Sabi ni Coach O, kaya niya. Tumingin agad si Coach O sa linesman. Yes. Well, ngayon, masusubukan na naman ang service ng mga Emilians dito. They cannot commit another error. Ace! Wow! Yan ang hinahanap ni Coach Roy. And now, Coach Oliver Almadro calls a timeout. Okay, di bali. Eh, masyadong tight. I-relax ang sarili. Ayan o. May challenge eh. Walang problema. Ang importante, we have to do good things. Do you understand? Matibay yung nasa harap natin. One good receive. Do you understand? Come on. Sana, mga tayo. Look. Don't be too tight. Naintindihan. Paluin ko pa, paluin. Masyadong. Wow, nabigla ako dun sa sinabi ni Coach O na challenge yung nasa harap natin. So, it means na talagang pinaghihirapan ngayon ng EAC makuha yung unang panalo. Kailangan nila respetuhin yung kahit sino man ang yes, kalaban nila. Yes. Even though 0-2 ang EAC, yes, hindi basta-basta bibigay yan. Yes. It's 22-7-24. Almazan, just over the white band. Makilang. Business Gia as usual. Puntos na naman para kay Gia. And the super rookie of Letran, the beach volleyball champion and MVP, gives the first set to the Lady Knights. At magbabalik po kami para sa set number 2. This is your NCAA Season 99 New Heroes of the Game. Another good news mga kapuso, pasok na rin po sa 2024 Paris Olympics ang Pinoy weightlifter na si John Februar Seniza. Yan ay matapos siyang mag-gogi sa qualification tournament na 2024 IWF World Cup sa Thailand. Nakuha ni Seniza ang ika-apat na pwesto sa men's 61kg weightlifting category. Siya ay ikawalong dagdag sa pambato ng Pilipinas para sa 2024 Paris Olympics. Una nang nag-qualify sa 49kg weightlifting category si Rosie G. Ramos. Makakasama nila sa Paris Olympics sila EJ Obiena, Carlos Yulo, Aleia Finnegan, Yumir Marshall, Nesty Petesho at Ira Villegas. Good job sa kanyang pagbabalik sa Olympic stage si Pinay weightlifter Elrin Ando. Matapos po yan ang matagumpay niyang performance sa women's 59kg event ng 2024 IWF World Cup sa Phuket, Thailand. A 25-22 set 1 win for the Letran Lady Knights. Let's take a look at the highlights. And there were a lot of highlights actually from both sides. Mm-hmm. Opensa, Depensa. Ayan, variety of hits, may mga running attack, cross court spikes, back row, amazing saves. Ayan, nababasag yung mga blocks, pati yung setter, pumapalo. Daming highlights tong yes, set one. Actually, yung mga ano nila, play, sobrang effective both teams eh. Mm. So yun yung maganda kasi it means pinag-aralan talaga nila yung bawat koponan. At ito naman yung crucial, Almazan. Maka-ace dito, nagtinginan yung tatlo sa likod. And Coach O calls a timeout saying, you're too tight. And then this is what happened. Gia Makilang with the set-winning spike. And karamihan dito sa 11 opponent errors or 8 opponent errors ng EAC ay service errors. Yeah. Tingnan natin, Anton, kung mabawasan nitong EAC, yung kanilang errors, mas mapapadali yung buhay nila actually. Kasi in terms of blocks and aces, hindi naman sila masyadong magkakalayo. Also the attacks. Pero ano ha, nagulat ako doon, 11 din pala yung errors ng Letran. Mas marami palang errors itong Letran.
So interesting numbers there. Parang hindi mo ano eh, hindi mo naramdaman na yes, ang dami palang errors. Errors na letran niya. Mas glaring kasi yung sa EEC eh. Alam yes, mo yung may momentum sila. Momentum, yeah. And then napuputol yung momentum dahil service error. Actually, yung mga errors nila, doon na sa crucial part eh. Yeah. Doon na sa last part. Kaya mas makikita mo talaga yung mga errors. Alright, let's see kung magbabago ang takbo ng ating laro. Maraming salamat sa inyong panonood. This is set number 2 of Letran versus EAC. Anton Rojas working alongside Shola Alvarez on the panel. And we have Lizelle Nierves at courtside. Makilam, cross court. Back row, wow. Reyes! Woo! May pagtigil pa siya ng konti doon. Moment yun eh. Mm-hmm. Yung spiker ka, back row, tas isa lang yung blocker yes, sa kabila. So let's see kung mabuboost yung confidence ng EAC Lady Generals. Estrellier, Makila, popped up by Reyes. Almazan, cross court. Check ball ba? Wala. No check. Attack goes out. Kilang at the service line. Silva popping it up. Estrellier to Martin. Cross court. Is it in or out? It's out. But good intention there for Razonable. Kilang na naman. Razonable. Cross court. Estrellier running set. Letura. Almazan. Good dig. Martin. Smart play. Kita niya na nandun na yung mga blockers. Yung kamay ng mga blockers nakaharang na sa bola. And pag mga ganyan, sobrang dali na lang ipa-check sa mga blockers. Just like that. What a smart play by a very tall for her position player. Inyen Martin. Almazan. And that's another ace for Kat Almazan. Yes. You can see na talagang buo yung loob niya every time na nagserve siya. Kakadalawa na. Kat Almazan here as we are tied at 3-all. Estrellier, Martin, Almazan was ready. Reyes, Estrellier, Makilang somehow is able to save the ball. And Jaja Villena puts it away. Woo! Another quick play for Villena. And effective din yung mga quick attack nitong EAC. Nag-scramble na yung depensa yes, ng Letran eh. Kasi medyo malayo yeah, yung sinave nila. Actually, yun yung nakita ni Villena na medyo magulo na yung defense pattern nitong Letran. Almazan, another sharp serve. And another ace for Kat Almazan. Pangatlong service ace na yan ni Almazan. Yes, buong-buo yung
loob niya pagdating dito sa service line. Alam mo, nung season 98, the whole season, walo lang yung service aces ni Almazan. And today, as of today, as of right now, nakakalima na. Nakakalima na. Cross court for Julia Almazan. Saving it. Martin. Martin na naman. Cross court. Almazan was ready and steady. Reyes. Almazan keeps it alive. Three ball mapupunta sa Letran. Estrellier. Martin. Finishes the play. Good hustle for the both teams. Tinarget na naman ni Martin yung mga kamay ng mga blockers niya. Nag-enjoy si Almazan at si Cordial sa paghabol sa bola doon. Natuwa sila sa effort na binigay nila. And if you're a coach, matutuwa ka rin. Kasi nag-e-effort yung mga players. Martin, Almazan. Reyes. Estrellier. Martin na naman. Cross court. Ang daming variations nito ni Martin pagdating sa attack. Meron na siyang 8 points. Kasi nabantayan na kasi yung down niya eh. So, gandang intention na nag-attack siya sa cross court. Chola, parang nakita ko na yung mga recruits ni Coach O. Yung mga nakaletran t-shirt doon sa likod. Ang dami. Ang dami. Madami-dami. Wala, abangan natin yung mga batang yan. Normally, ano kasi yan eh, 3-year program. Mm-hmm. So, the school or team will give a coach 3 years to build a championship lineup as Jaja Villena scores. Pwede yun, ha? Yung sinipa ni Julia. Kasama yun. Reyes. There, nabantayan na siya ng mga blockers. Basang-basa yung atake nito ni Reyes. Meledres. Uy, razonable at Almazan at banggaan doon sa likod. Villena. Razonable. Wow. Estrellier. To Martin. Almazan chasing it. Reyes. Martin. Back set. Ditura. And Letran will head into this technical timeout with a 3-point advantage. Nizel Nieves has another report for us after the break. Good job sa kanyang pagbabalik sa Olympic stage, si Pinay weightlifter Elrin Ando. Matapos po yan ang matagumpay niyang performance sa Women's 59-kilogram event ng 2024 IWF World Cup sa Phuket, Thailand. Nakabuhat siya ng total na 228 kilograms at nakakuha pa ng ikapitong pwesto. Naungusa ng 25-year-old Pinay weightlifter ang kapwa-atleta at Tokyo Olympics gold medalist na si Heidi Lindia sa parehong kategorya. NCAA Season 99 Women's Volleyball Tournament with a game between the EAC Lady Generals and the Letran Lady Knights. I am Lizelle Nieves reporting from the courtside. Knowing your opponent is already winning half the battle. Ito ang pahayag ni Coach O sa kanyang mga manlalaro bilang motivation para mas maging cautious at observant ang team sa galaw ng kanilang kalaban. And did you know, Antonio Chola, most of the team's rookies were already reserves at kasabay ng pumasok si Coach O. At sabi ni Coach ay parang nasa middle na ang team when he arrived. So all they have to do now is to use their IQ, EQ, and SQ in the game. Dahil raw hindi naman puro lakas ang kailangan sa paglaro ng volleyball, kundi pati rin ang talino. And on to the side of the EAC Lady Generals, Coach Rod pointed out the players' personalities. Sinabi niya sa akin na parang sakit ng players niya na kahit maganda ang skills, ay kulang naman sa experience. Lalo na pag dumidikit na ang points ay nadadala na sa laro. Pero it looks like we are not seeing a different
kind of EAC Lady Generals today. What can you say about our teams in Chonichon? Medyo bata pa kasi yung team ni Coach Oliver. Kaya yung experience talaga, the exposure ng mga batang to, kailangan pa nila. Well, makikita naman natin yung improvement nila every game. Kung ano man yung kinakilaban nila buong season. And I also agree with what Dezel reported about Coach Rod na may skills yung mga players niya. It's just that yung experience sa big games, like Final Four, wala eh. Kasi ang tagal nang hindi umaabot sa Final Four itong Lady Generals. Yes, and mostly kasi ng players ni Coach Oliver, mga rookie pa talaga. Mga rookie na desididong makilala at gumawa ng pangalan and to help Letran go all the way. And another quick play for Letran. Reyes. Razonable with a drop. Wow. Disappoint for Razonable. Kita niya na ang layo ni Silva. Ang galing din kasi tumitingin siya ng kalaban kung nasa nakapwesto yung mga depensa nitong Letran. Jump serve for Razonable. Ledesma to Martin. Another down the line shot. Down the line attack for Martin. Nakakatuwa kasi ang dami niyang variations. Kanina, nag-cross court siya. Then pag nakita niya na nababasa na siya sa cross, magda-down siya. Jump serve for Martin. Yan ang lakas ni Chris Yareyes. Hindi rin talaga papatalo ito si Reyes pagdating sa atake. Reyes. Estrellier to Ledesma. Pwede pa to. Estrellier, Ledesma on the drop, Cordial popping it up. Almazan on the drop na ibalik ni Ledesma. Back row para kay Reyes, iniwasan ni Silva. Good read there for Silva. Ang galing ah, kasi nakita niya na palabas na yung bola. Ledesma. 3-point lead for Letran. Almazan. Check ball. Good play. Pero first time to, Shola, triple block. Yes. In the match. Medyo maluwag nga lang. Maluwag, yes. Pero yung triple block, sa totoo lang, bihira ko yan makita sa NCAA. Oo, kasi pag ang sabi kasi mga volleyball player, pag tinitriple block ka, ibig sabihin, kailangan, binabantayan ka talaga ng kalaban. Oo, si Almazan yes, yan eh. Yes. Almazan is one of our top scorers. She has been one of the top scorers in the NCAA throughout the past 5 seasons. And si Lu talagang siya yung pinupuntahan ng setter nitong EAC. Nakakatuwa naman. Nakakita ako ng triple block. Triple block. Nung time mo ba dito sa NC, may mga nagti-triple block sa'yo? Actually, wala pa. Wala pa, no? Kaya wala pa nung time na yun. Nanibago ako. Sabi ko, wow, parang first time. Triple block. So it's nice to see na what Coach O is bringing to the league, yung mga bagong kaalaman, bagong defensive plays. Estrellier. Well, actually, hindi bago, but
now ginagamit na dito sa ligang to. Service ace. Paano yun? Yeah. Nagulat nga ako kasi biglang bumagsak lang yung bola niya. And I'm sure yung mga EAC din, nagulat silang bumaba na lang bigla. Estranier, Tunitura. Parang may galit kay Coach Rod. Saktang-sakto kay Coach Rod. Joke lang po yun. Pero din naman si Coach Rod Palmero. Hindi naman si Coach Rod, nakatayo lang. Dapat protektahan. Protect Coach Rod at all costs. At all costs. 2-point lead for the Letran Lady Knights. Estranier. Melendres. Almazan. Go! Release reaction of Almazan. Nakita mo yan, Anton. Nakita mo yon. Sure ako. Wow, ang ganda. Ang ganda ng contact niya dun sa bola. Actually, Anton, mahirap mag-aralan yung ganong klase ng attack. Kasi hanggang ngayon, pinag-aaralan ko yung gano'n eh. Na nahihirapan pa rin ako. Good thing merong gano'ng improvement kay Almazan. Balikan kaya siya? Oo! Oh! Yun na nakita ko! I don't know lang kung nakuna ng camera yun. Pero pwede maging ano yun eh. GIF. Yes. Ang ganda. Kita niya na kinabutas dun sa zone 1. Well, maybe it might be good na hindi nakuna ng camera dahil PG tayo dito sa NCAA. Yes. 13 all. Makila! Naisingit pa. Siya Makila! Soft. Mga ano lang yun eh. Parang mga pang beach volley na atake yung mga ganon. Makilang back at the service line. Loot. Estranier. Martin down the line. Ben Martin! Kanina pa niya nasusilap yung down the line eh. Yung block sa kanya, ano eh. Sa cross court nakabantay eh. Si Yet Martin kasi tangkad ng mga middle blockers nila eh. Puro mga 5'8 sila. Actually, tama yung sinabi mo kanina na masyadong malaki si Martin para sa position niya. So advantage agad. Yes. We have a timeout. Letran leads EAC 16-13. Good job ang isang Pinay weightlifter na nag-qualify sa 2024 Paris Olympics. Si Rosie Ramos na ang ikapitong pambato ng Pilipinas sa Paris. Nakuha niyang slot matapos manalo sa women's 49kg category sa Olympic qualifying tournament ng International Weightlifting Federation sa Phuket, Thailand. Tubong Zamboanga City ang 20-year-old weightlifter na pinsan ng Olympic gold medalist na si Heidelyn Diaz. Makakasama niyang lalaban para sa Pilipinas sa Paris Olympics sina EJ Obiena, Carlos Yulo, Alea Finnegan, Yumir Marshall, Nesty Petesho at Ira Villegas. So it's a similar situation for EAC here in the second set as we see Mancom rep of EAC, Dr. Lorenzo Lorenzo. Kasi dinidikitan na naman ng EAC ang Letran. It's really just a matter of yung panapos. And of course, our commissioner, Dr. Robert Milton Calo. Almazan, she's been on fire in this match. Nitura. Villena,
saved by Estrader. Judiel. Cordial was there. Lut to Almazan. Saved by Makilang. Martin. Ano tawag doon, Chon? Sabi na, thank you, God. Parang nabigla lang din siya doon sa ginawa niya. Napa-thank you, Lord, yes. Si Hien. Nagkamali lang siya ng timing. Thank you, Lord. Thank you, Lord. 4-point lead for Letran. Almazan drop. Yan ang challenge na sinasabi ni Coach Oliver Almandro. It's the challenge of trying to stop Catherine Almazan. Kasi kanina pa siya pinupuntahan at pinupuntahan ng setter. Five service aces so far this season for Almazan. Martin. Lut. Almazan. Estrader. Silva. Oh, a rare free ball given up by Letran. Reyes. And when a free ball is given up, dapat tapusin ang EAC yan. Yes. And sobrang alam na alam nito ni Reyes kung saan niyo patatamain yung attacks niya. Kasi kanina pa yan yung mga check ball niya eh. We have to be wise. We have to be smart. Do you understand? Ito kailangan pagganahin. Okay, we're too pressured for being spectacular. I just need you to think. Pull it. Do you know your advantage? Where is the blocker? Bakit ka nagpapaikot? Naintindihan mo. Gusto mo, dito ka magpaikot. Ito, stay mo yan dito. Eh, may advantage ka eh. Coach Oliver, pinayuhan si Estrelier. Kasi nababasa na nitong EAC, yung mga attack plays nila. And good adjustment yon for EAC. Di basta-basta ibibigay ng EAC yung panalo dito. Almazan. Estrelier. Oh. Poor set by Estrelier. Back row for Estrelier. Pero may kinokontest si Coach Oliver. Point for the Lady Generals. Actually, tama yung call ng first referee natin. Salute service area, Pat Almazan. Service error. Coming back to haunt EAC. Ito na naman, Anton. Nasa crucial point na naman tayo ng set 2. Nakita ko yung frustration sa mukha ni Coach Rod. Eh. Ito na naman yung problema nila. Reyes. Estrelier back set to Judiel. Reyes will attack. Melendres. Estrelier. Nitula! Kita niya na open na yung line. And mas napadali for Netura na makakuha ng puntos. Parang si Netura ang stare-down queen ng NCAA, no? Kasi every point niya, talagang may stare-down eh. Wow! Genong Mapas! Ganda ng play na yon. Substitution. So you can see here, number 5 out, number 11. Nalito itong mga blockers ng Letran. Hinahanap ko yung kung kailan yung Battle of Intramuros eh, Mapua Letran. Kasi mahilig din mag-stare down yung Mapua. Labanan ng mga mahilig mag-stare down. May magandang laban yun. Estrelier, back set. Nitura na naman! Nitura! Mas kita ni Nitura na maliit lang yung blocker niya dito sa line.
at kailangan lang mag-adjust ng defense ng EAC. Loot. Tossing it up. Estrelier. And that's a point for Nat Estrelier. Parang every game, merong point to si Estrelier. Kaya niya kasing gumawa talaga ng puntos. Timeout, EAC. Advantage na din kasi na lefty siya. Paano may sisecure? Gawin mo yung pinaktis natin kahapon, yung tinuro ko sa iyo mong nakaraang araw, sabi ko ganito lang gagawin mo. Yun yun eh. Ba't iniiba mo? Kasi mataas yung bola. Hindi ganun yun. Ikaw din, o tao mo. Ano ginawa mo sa tao mo? Iniwanan mo. Sino kukuha? O ikaw pala eh, hindi ko kumuha. Kanina pa kasi napupuntusan itong EAC sa mga atake ni Natura. And then remind lang ni Coach Rod na kailangan nilang bantayan yung mga attacks nitong Latran. 6 points in the match for Judiel Natura. Cordial pops it up. Loot combination play. Omapas could not finish it. Martin cross court. Saved by Almazan. Here's the toss. Reyes scores for EAC. Kita niyang mas open yung line. I mean, open yung cross-court dito sa Letran. Easy point for Reyes. Geno Mapas, serve. Mapas. Estrelier. Martin, drop ball. Buhay pa, Reyes. Makila. Martin. Keeping it over to the EAC side. Reyes with some space. Estrelier back set. Natura. Loot. Back row attack. Masyado malakas. Attack goes out. And now, a change at center. Ann Formento checking in for George Lut. Hindi pa rin nawawala yung tuwalya ni Ann Formento. Ngayon ka na napansin ako. Hindi mo sinabi ni... Ever since yan eh. Yan yung trademark niya. As a setter naman kasi kailangan laging tuyo yung kamay yes mo. Formento with a toss. Reyes, not over. Almazan. Estrelier. Makila, drop ball. Makila, saving it. Reyes, long rally. Estrelier. Formento. Reyes. Tuloy pa rin. Cordial. Reyes. Estrelier with a drop. Wala pa rin. Di pa rin bumabagsak ang bola. Sino kaya ang unang mapapagod dito? Cordial. Almazan! Oh! Iyon na nga. Patibayan ng depensa. Nakita ko na hinihinga yung mga players natin after that. Walang bumabagsak yes eh. It's a good rally. Good long rally. Yun lang. Unfortunately yeah for EAC, that was another error. Yan yung trademark yung, ni Ann yes Formento. The towel in the back. 23-18. Formento. Almazan. Ledesma. And Formento gets the drop ball. Feeling ko tuyo din kasi yung kamay niya. Kaya kaya laki tulong na nakuha niya yung puntos na yun.
And good read din para sa kanya kasi nakita niyang naka-atras na sa dulo yung mga depensa ng Letran. So good confidence booster para kay Formento. And again, sakit nun. Momentum na sa EAC na sana. Number 6 out, number 5, kay Almirante. And Coach Rod Palmero calls a timeout dahil nasa set point na naman ng Letran. Sinabi ko lahat ng service natin malayo. Ba't lumapit ka na naman? Ang titigas ng ulo nyo eh. Yung nga pinagagawa ko sa inyo kanina, yun lang naman ang gagawin natin. Bakit pag nararattle tayo, nakakalimutan natin yung mga bagay na sinasabi ko sa inyo? You have to stick to sa sinasabi ko. Wala akong pinababago sa inyo. Wala akong pinababago. Bakit binabago nyo? Kasi natatakot kayo magkamali. Kayo matakot magkamali. Kung may problema sa sinabi ko at hindi nagagawa, ako nasisihin nyo, di ba? Eh, hindi pa man lang nagbabago yung laro. Pinipilit nyo na baguhin yung sistema. Huwag nyo baguhin. They need to follow lang si yung mga instructions ni Coach Rod and the system, of course. Kailangan lang nilang sundin. Ladies, now at set point. Specifically, yung adjustment sa service. Yes. Napansin kasi ni Coach Rod, malalayo yung serve ng players kanina na. Kanina pa nag-outside. Too strong. That's a point for EAC. So, yung sakit ng EAC nalipat sa side ng Letran. That's a service error for Almirante. Ngayon, eto na yung adjustment. Ayun na. Sobrang layo na. Para sigurado. Wag naman sana mabitin. Kailangan, tama naman si Coach Rod na wala kayong babaguhin sa service nyo. Yon. Adjustment made. Makilang. Picked up. Almazan. For Almazan. Ito na yung dito ko na excited kasi nasa harap na si Almazan. And siya pa kasi yung kanina pumupuntos para dito sa TAC. Tweeters! Diba? We have to be wise and be smart. High risk, high reward, but we have to use this. They understand? Two spikers, they sihihin mo dito. Two ang receive. We have to receive sa two. Para nandito yan. Eto may advantage sa tayo dito. Huwag mo madaling ginagawa mo. Pag nakita mo na late, idiin mo. Pag dumalawa, use it. Nasaan yung nagsiserve? They understand? Nandaan tayo! One, two, three, receive! Yeah, one good receive for Letran lang. Yun lang, isang magandang pasa ang kailangan nila para makuha itong set 2. Tumutok si Coach Oliver kay Gia Makilang sa huddle na yon. Let's see kung anong klaseng diskarte yung gagawin ni Gia. If they get a good receive and if she gets the ball, yes, she does! Gia Makilang! And you love to see it na batang player, natututo. Yes. Nagre-respond agad sa instruction ng coach. Kasi sinabi ni coach, tignan mo yung depensa. Kung anong bibigay nila, if it's two, use it. Yes. Pag two blockers daw, use it. And Makilang, responding and following the instructions of Coach Oliver Almadro. And that is why they are on top now, 2 sets to 21. And now leads a match, 2 sets to none. Bigong makapasok sa 2024 Paris Olympics si Tokyo Olympic gold medalist at Pinay weightlifter na si Aidelyn Diaz. Hindi nakamit ni Diaz ang kailangang puntos sa 59kg weightlifting category sa qualification rounds ng 2024 IWF World Cup. Dagdag naman sa listahan ng pambato ng Pilipinas para sa Paris Olympics ang Pinay weightlifter na si Elrin Ando. Pinataob ni Ando si Diaz sa parehong weight category. Si Ando na ay kasiyam na Pilipino na lalaban para sa Paris Olympics.
Back-to-back champion ang Letran Squires sa NCAA Juniors Basketball Tournament. Tinalo nila ang Perpetual Junior Altas sa Game 3 ng Season 99. It is a 2-0 lead for the Letran Lady Knights. And again, it's the same situation, the same story. Maganda naman yung pinapakita ng EAC. Yun lang, yung oras na nag-e-error sila sa crucial. Nangyayari. Yes, and yun yung kailangan nilang baguhin dito sa ating set 3. Kasi kung ma-adjustan nila yun agad-agad, kung maitatama nila yung mga errors nila, kayang-kaya nilang manalo dito sa Letran. Taking a look at the highlights, ayun o, si Razonable, pumupuntos. Of course, automatic na si Almazan at si Crisia Reyes. And when it comes to attacks and defense, nakikipagsabayan sila eh. Kailangan lang ng composure pagdating sa service line. Yeah, yung isang timeout ni Coach Rod kanina, specifically service yung naging instruction niya eh. Si mas lamang pa ang EAC pagdating sa attacks. But the errors, 10 errors, kumbaga 15 points na lang ang kailangan trabahuhin nitong Letran. And yung Letran naman, sobrang nabawasan yung errors nila kasi sa first set, 11 errors. Yes. So from 11 to 3, nakita natin nag-improve yung Letran in terms of making sure they minimize their mistakes. And good adjustment yon for them. Once again, maraming salamat sa inyong panonood, mga kapuso. Anton Rojas with Shola Alvarez. And at courtside, we have Lizelle Nieves. Letran trying to match the record of Pinil and LPU, yung dalawang koponan na naglaban sa finals last year. And I think as early as now, sinasabi na ng mga tao na nanonood religiously ng NCAA na Final Four contender all of a sudden itong Letran. We can see naman doon sa ginagalaw nila na buong-buo yung loob nila every game and minamake sure nila talagang maipanalo. Kasi yung Mapua, Final Four contender din. Yes. Arellano, of course. Yes. Final Four contender. So, mas dumami yung mga nalilabel as Final Four contenders. Yes. Ang nakakatuwa doon, kasi every year talaga, hindi mo masasabi kung sino yung papasok sa Final Four. Kasi every year, yung improvement ng bawat team, talagang pinaghihirapan nila. Tsaka akalain mo yun, MVP, Mary Rose Dapol. Yes. Na limitahan ng Letran to just 4 points. And because of that, Coach Sandy decided to try other players. Hindi na siya naglaro nung third set, yes. Kasi ngayon, yung volleyball kasi ngayon, kailangan mo na din pag-aralan talaga yung player ng kalaban. Yung mga makakalaro mo sa loob ng court. Reyes. Another service error. Service goes out. Okay, tignan natin. Kanina, napansin ulit ni Shola Alvarez yung kakaibang service style ni Judiel. Geno Mapas with a kill. Good attack from Mapas. Kita niya ang layo ng mga blockers. Jaja Villena. Ngayon, siguro kung ikaw ang EAC, you're hoping na maunahan mo itong Letran sa simula pa lang ng set na to. Estrelier. Judiel. Attacker.
serving two. Good communication by the Emilians here. Estrellier. Martin. Lut. Almazan. Martin, cross court. Yes, Martin. Attack from Martin. Kita niyang medyo open yung cross court, yung area na yon. Loot. Almazan, not over. Four touches by AC. Point for the Lakers. Sayang kasi ang ganda ng play. Medyo off lang or nababahan ng konti. Ito si Almazan. Jump serve again para kay Yen. George. And Jen Omapas gets the point for EAC. Jen Omapas. Cross court. Hit. On the serve, Jen Omapas. An ace. Nanotice ko lang, Anton, na si Omapas yung mas nag-step up ngayon. Actually, ang galing din kasi nakita niya na kailangan siya ng team. And good thing, nag-step up siya. Oh. Yun lang. Two straight points and then giving up that point to Letran. Yeah. Ange Ledesma at the service line for Letran. Loot. Daisy Melendres. Cordial was there. Oh. Attack error na naman para kay Kath Almazan. Medyo nasa ilalim siya ng bola. Kaya hindi niya nakita yung blockers ito. Six all. Tabla na po tayo. Loot. Almazan with a drop ball. There's the adjustment. Good read for Almazan. Kita niya na ang layo na ng depensa nitong Letran. Almazan, serve for the Lady Generals. Estrellier, Melendres. Oh! Miscommunication for EAC. That's a point for the Lady Knights. At napakaaga pero napatimeout na si Coach Rod Palmero. Patayo na nanatil! Jake, wag ka sumama. Uy, TJ, bakit hindi mo pa hindi ka ako na? Sige na, over ko na. Gumalaw ka sa bola, which is dapat siya naman talaga. Tatinawag mo siya, huwag tayo maratil. Isisecure na lang natin, guys. Wala ako sinasabi sa inyo, pahirapan nyo eh. Isecure nyo na lang lahat, pwede ba? Let's go. Hindi nyo sinisecure eh. Nagkakaroon kayong galaw na alangan. Yeah, galaw na alanganin. Kasi kung nagsalita or tinawag ni Christine na sa kanya na yung bola, may chance pa na makuha nila yung point. Yep, si Christine, si Cordial Dalipero, si CJ. So yun yung sabi ni Coach Rod na kailangan i-secure. Nitura. Cordial. Back set, Nitura, drop. Lagalona. Almazan. Estrellier. Nitura.
Lute. Reyes. Nakahanda si Silva. Makilang. Sa ilalim ng bola. So, lamang na naman ang Letran. Papasok ng technical timeout na ito. At sa aming pagbabalik, Lizelle Nervous will have another report for us. Another good news mga kapuso, pasok na rin po sa 2024 Paris Olympics ang Pinoy weightlifter na si John Febuar Seniza. Yan ay matapos siyang magugi sa qualification tournament na 2024 IWF World Cup sa Thailand. Nakuha ni Seniza ang ika-apat na pwesto sa men's 61kg weightlifting category. Siya ay ikawalong dagdag sa pambato ng Pilipinas para sa 2024 Paris Olympics. Una nang nag-qualify sa 49kg weightlifting category si Rosie G. Ramos. Also, nagbabalik ang NCAA Season 99 Women's Volleyball Tournament with the game between the EAC Lady Generals and the Letran Lady Knights. I'm Lizelle Nervous reporting from the courtside. The key to success para sa EAC Lady Generals head coach Rod Palmero ay efficiency. Sabi niya sa akin ay para maipanalo nila ang laro nila today ay kailangan nila maging efficient at ipakita na ang tamang paglaro. Heads up, move on at ibigay na ang lahat. Para sa words of head coach Oliver of the Letran Lady Knights, always keep in mind the things we have control over, our serve, receive, and defense. Sa pagtapak ng third set, ang inaasam ng coaches ng kanilang mga teams ang mas mataas na energy, aggressiveness, and most especially smart thinking on court. Huwag nang mamahay sa bagay na wala naman tayong control. Stick to the system. And why dwell on the things we have no control over, right, Anton and Chono? Yan yung kanina pa sinasabi ni Coach Rod na stick to the system. Kasi kapag sinunod nila yung sistema na meron si Coach Rod, mas mapapadali yung pagkuha nila ng panalo. Kaya lang, habang nagre-report si Lizelle, nabigyan ulit ng puntos. Libreng puntos ang Letran with that rotation error. Makilang. Reyes. Estrenier. A rare free ball for EAC. Lute. Reyes. Tuloy pa ang rally. Almazan. Estrelier, back set to Nitura. Reyes. Melendres with the drop. Lute. Melendres. And Magalona with a stare down. Pero miscommunication from Melendres and Estrelier. Hindi lang sila nagkaintindihan doon. And the stare down. Si Magalona is taking up BS Criminology. So, syempre, kailangan matapang ka sa ganyang klaseng kurso. Pinanindigan niya yung magiging matapang. Nitura. Drop. Oh! Not over for Reyes. Nag-alangan siya sa set. Doon nagkakatalo eh sa mga ganong klaseng errors ng EAC. Lute. Oh, too high. Set was too high for Jaja Villena. Sayang, ang ganda ng pasok niya. Three-point lead. 11 serving eight. For Letran. Oh! Oh! Another one? Substitution for yeah, another wrong rotation call. Wow. Number 7 out, number 18, Alex Rezonable. Wala pang apat na minuto yon. Yes. May pumasok bigla sa isip ko, Anton, na kung si Coach Mia yung galit na siya. Kasi yung mga wrong rotation, nangyayari yan kapag hindi kayo nakafocus sa loob ng court. Kaya din siguro nag-sub na si Coach Rod. Kasi pangalawang beses na nangyari yan for EAC.
in a span of a few minutes. Yun yung malala dun eh. Formento. Underneath the ball was Razonable. Another point for Letran. Nakakapanghinayang kasi ang ganda na ng ganda start ng start. EAC eh. Yes. And then after the technical timeout, dun nagbago ang lahat. Formento. Iniwasan na naman ni Silva ang bola. Silva ang pinakamagaling umiwas sa bola dito sa NCAA for sure. Razonable gives a point for EAC. Na lumalaban itong EAC hoping for their first win, looking for their first win, and that's an ace for Ann Formento. Service ace for Formento. Another good serve. Back-to-back aces. For Formento. Naharangan ni Meledre si Estradier. Substitution for 89, number 18 now. Di nakagalaw si Estrelier. Naharangan siya. Sarili niyang kakape. And that's probably a case of nag-relax ng konti kasi ay, yan na lang masasabi ko. Ay, may momentum na. May momentum na yung EAC. We'll take a break. Letran is up by 5. Good job sa kanyang pagbabalik sa Olympic stage si Pinay weightlifter Elrin Ando. Matapos po yan ang matagumpay niyang performance sa women's 59-kilogram event ng 2024 IWF World Cup sa Phuket, Thailand. Nakabuhat siya ng total na 228 kilograms at nakakuha pa ng ikapitong pwesto. Naungusa ng 25-year-old Pinay weightlifter ang kapwa-atleta at Tokyo Olympics gold medalist na si Heidi Lindia sa parehong kategorya. Nakabuhat si Dio. She is the moment. Gia Makilang. Yan ang numbers niya today. Ha? Today lang yan. 6 points for her. Actually, mababa yan. Mababa. Para sa standards ni Makilang. Kasi ina-average ni Gia coming into this game, actually 19 siya nung huli. She's averaging 18.5 wow. per match. Actually 18 per match. Mm-hmm. Kasi 17 siya nung una eh. Martin. Formento. Wow! Razonable, finding zone 2. Ang ganda. Ang ganda ng pagkaka-target ni Razonable dun sa corner na yon. Razonable, jump serve, Ledesma pushing it to the other side. Check ball ba para kay Kath? Wala. Ayun!
know what? Kailangan natin i-interview yan. Si Judiel Ventura. Tanungin natin, ano ba yung ginagawa niyo? Kasi kakaiba eh. Ito, tignan natin. Gandang angle. Look at this angle, ha. Tignan niyo po yung kamay ni Judiel Ventura. Kahit sa textbook, hindi mo makikita yan eh. Actually, parang sinushoot niya lang yung form niya. Ano ba yan? Well, malalaman natin mamaya. Sa San Andres, una natin nakita yun eh. And then in this game, pangalawang beses, di ba? Kinakalmot yung bola. Okay, let's look at this. Anget Ledesma. Kahit hindi full swing, nagawan pa rin ang paraan ni Angge. Wow! Smart play by Geno Mapas. Kita niya na nakapasok na si Silva sa defense nitong Letran. And yes, nakita niya yung corner na yun. Makila. Ayan na siya. Gia Makila. Another check ball for Makilang. Kanina niya pa pinipilit. Masagin. Itong blockers ng EAC. Serve ang Ledesma. Ledesma. Formento, back set. And Almazan scores. And bumawi si Almazan. Point for her. Nakita niyang malayo yung blockers nitong Letran. Tsaka kay Gia talaga niya pinadaan ang ball as we see this hit by Nat Estrener. The setter attacker. Laking advantage talaga ni Lefty siya kasi mas madali for her na makakuha ng puntos. And the form. Kahit ako feeling ko malilito ako. Oh, Lefty. Sharp serve by Estrener. Oh! Good play by Anne Formento. Sabi niya, meron din ako niyan. Meron din akong ganyan. Substitution for EAC. Number 11 out, number 5, Jaja Villena A. Nagbabalik si Jaja Villena. 4-point lead for Letran. Oh! Too strong. That's a point for the leading line. Sakit. Yeah. And ang mas masakit kasi doon na pinipilit nilang humabol. Pinipilit nilang makasabay dito sa Letran. On deck to serve, Gia Makila. Pero crucial point kasi sila nag-e-error. Medyo mahirap. Yes, alanganin. Natakot ako para kayo. Masyado malayo. Yeah. Medyo tight yung pagkakaset sa kanya ni Estrellier. Tsaka yung talon ni Yen, yun yung baka may maapakat siya pa eh, yes. If ever. Mm-hmm. Oh, that's it. Estrellier. Ventura. That's denied. Ganda ng pagkakabasa ni Razonable. Razonable or... Si Umapas. 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 Ganda ng pagkakabasa niya. The timeout. For Letran. Look, girls. You have to play to win. You don't play just to show up, just to have showtime. I don't need spectacular plays, do you understand? I just want you to play maturely. You have to be smart.
You have to be patient. One at a time, one at a time. Ready, back. You have to play to win. Kasi nasa crucial and pa end game na tayo para dito sa Letran. And kasi dumidikit itong EAC. Kaya napa-timeout si Coach Oliver. So yung malayong set pala na sinubukan gawin ni Estrener, yun pala yung showtime. Don't need spectacular. Yeah. We heard that word three times already sa mga huddles ni Coach Oliver. Oh! Ngayon naman si Coach Oliver yung tinarget. Kanina si Coach Rod yung tinamaan. Now... But syempre, hindi dapat yung coach yung tina-target. Yes. That's a service error. Kasi nasa labas yung coach. Oo. Kaya service error for EAC. Ano ba itong site na to? Parang may magnet sa coach yung site na to eh. Oo, kasi yung kay Coach Rod, dyan din sa area na yun. Dyan din siya nakatayo eh. Yes. Formento. Drop ball. Oh, what a save by Dylan. Sayang! That was a Don Macandili dolphin dive. Good save for Makilang. Yan yung ginagawa ni Don. Yeah. Yung parang dolphin. Yung parang siyang, yeah, pag nakita sa picture yun, parang siyang lumilipad. Kung nakuhaan man yun, ha? Halatang sanay sa buhangin. Sa buhangin kasi hindi masakit yun pag bumagsak siya ng ganun. Martin. Oh, that's going to the EAC side. Formento. Almazan. Formento again. Almazan one more time. Wow, nahabol pa ni Makila. Oh! Bumusaw. Grabe defense ng Letran. From Silva to Makilang. Parang napansin ko, lagi magkasunod tong dalawang. I mean, kung maitaas man ni Silva, nandyan lagi sa tabi niya si Makilang. Ano eh, bonded by beach volleyball yung dalawang yan. Mga champions yan. Tapos yung previous partner sa beach ni Silva, coach na ngayon, si Cunyada. Busy-busy si Chuck sa pag-stats. Wow! Almazan with a point. Will Coach O call a timeout? Yan, lumapit siya sa buzzer. Tinatanong niya kung may isang pa akong timeout. May isang pa akong timeout. Lumapit bigla sa buzzer eh. There is... former beach volleyball MVP and champion Chamberlain Cunyada. At ayan na ang timeout na inexpect natin mula kay Coach Oliver. Timeout, Lady Knights. Score is a 22-21 in favor of the Lady Knights. Out of system, ba't ka maghihintay ng dulo? Hindi nga umaabot yung bola doon, nandito ka pa rin naghihintay. Out of system eh. So you have to wait here. No, pag lumagpas, tinitapon ka doon. Pag hindi din, may didiin mo. Hindi mo pwede kasi lumalabas ka. Out of system, tumatakbo dito si ano eh. Diba? Pangalawa, si Pagan sa depensa. Yun naman eh. Yun lang naman eh. Pangalawa, don't hesitate. Tawagan mo yung pagtatawagan mo. At huwag natin bitawan yung malapit sa net. Ay, atin ko! Ganahan sa depensa kasi... Napansin naman natin, ginagarahan na umatake itong EAC at kanina pa sila nakakakuha talaga ng puntos. And yan yung mga break ball na sinabi ni Coach Oliver na kailangan depensahan nitong Letran. Estrader choosing Martin. Almazan ties the match up at 22-0. Wow, the celebration. Dito para sa EAC. Kanina, lamang na po ng lima ang mga Letranista. The Emilians coming all the way back. And it looks like a replay of what happened in the third set sa laban ng Letran at Perpetual kung saan umabot ng 30 puntos.
bago natapos ang laro. We'll see if there will be a repeat of that. Netura. Judiel again. Cross court. Lamang na ang Lady Generals. And mas ginaganahan na itong EAC. Mas maingay sila ngayon, Anton. Letran has not dropped a set this season. This is 8-0 all in all. Yes. So good EAC. Thing. Good thing na nasa harap nila si Elmazan. Ledesma trying to stop the EAC run. Martin. Ayaw pa rin. Almazan. Oh! Gets EAC to set point. And pangalawang beses na to na yung drop ball ni Almazan, kitang-kita niya na nag-ready itong depensa ng Letran para sa malakas na atake niya. EAC on the verge of becoming the first team to take a set away from the Lady Knights this season. Estrellier, Martin breaks down the wall. Mas nilakasan ni Martin itong atake niya. Kasi kanina pa siya nabablock. And good adjustment for her. Nakabawi. Timeout, Coach Rod. Jennifer, malaki tiwala ko sa'yo. Ha? Kahit anong mangyari. Ha? Jaja, be quick. Ha? Dito saan ka nang galing? Dito ka na sa kabila. Kabila, di ba? Bitbitin mo rito. Si Jennifer, maiwang ka. Quatro ulo. Quatro ulo, Jennifer. Ha? Ha? Ano mas kaya mo? Tres, quatro ulo. Okay, let's go. Sa iyo to. Hey. Pasa muna. Simula natin ang pasa. Muna. Pag nawalan, ha? Pag mararatel, atras. Tapos sa dulo, ha? Pag nawalan ang pasa. Ikat! Magwalang pasa. Wow, Coach Rod. Ang sarap pakinggan. As a player, ang sarap pakinggan nung sinabi ni Coach Rod na may tiwala siya sa mga players niya. At kung ako, mas gaganahan akong tumuntos. So watch out for Geno Mapas. Sabi na may tiwala ako sa'yo maski ano mangyari. Oh, hindi binigay kay Jen. Binigay kay Kat Almazan. But they couldn't get the proper first ball. So they had to change the play. Martin, cross court. Formento, back to Almazan. Almazan breaks down the wall. Yeah. Yun yung sinasabi ko, Anton, kanina na nasa harap si Almazan. And siya yung mas may malakas na loob umatake talaga para dito sa EAC. And EAC deals Letran their first loss in a set for the whole season with an emphatic 25-23 win in set number 3. Good job ang isang Pinay weightlifter na nag-qualify sa 2024 Paris Olympics. Si Rosie Ramos na ang ikapitong pambato ng Pilipinas sa Paris. Nakuha niya ang slot matapos manalo sa women's 49-kilogram category sa Olympic qualifying tournament ng International Weightlifting Federation sa Phuket, Thailand. Tubong sa Buanga City ang 20-year-old weightlifter na pinsan ng Olympic gold medalist na si Heidelin Diaz. Makakasama niyang lalaban para sa Pilipinas sa Paris Olympics sina E.J. Obiena, Carlos Yulo, Alea Finnegan, Yumir Marshall, Nesty Petesio at Ira Villegas. Bagong WBC World Minimum Weight Champion si Pinoy boxer Melvin Jerusalem matapos po ang kanyang laban sa Nagoya, Japan. Sa loob ng 12 rounds, ilang beses na patumba ni Melvin ang Japanese boxer na si... By EAC, ayaw bitawan Coach Rod with some inspiring words in the timeout. And of course, Kat Almazan.
I'm sure itong mga players ng EAC, ngayon mas malaki na yung kumpiyansa nila sa sarili nila kasi alam nilang kaya talaga nilang manalo dito sa Letran. At makikita natin na talagang yung adjustment ng bawat isa, especially yung defense pattern nitong EAC, mas pinagana nila. And then, sabi mo nga, Shola, sumaya, nagkaroon ng sikla, buhay, itong side ng EAC. And dinala nila yun hanggang sa dulo ng set. Yes, yung celebration nila kanina, nabigla ko kasi parang halos lahat sila magkakahiwalay na kasi tumatakbo sila eh. Pero, Wow! Nabigla ako doon ah. Nanalo pa sila yes. Sa lagay na yan. Yung 17 errors ng EAC, wow, sobrang laki nito ah. Konti na lang yung kailangan trabahuin ng Letran, pero yung attacks kasi nitong EAC, mas mataas compared dito sa Letran. Wow, these are shocking numbers. Sipin mo, naka 5 attacks lang pala yes, Letran. Ang Letran. Ibig sabihin, mas pinagana nila yung blockings nila and defense dun sa set 3. So, napansin ko, Shola, nag-meditate yung mga Letran players. Tinanong natin, di ba, si Nat Estrader nung nakaraan, ano ba iniisip niya? Sabi niya, yung happy thoughts, yung masaya yung kanya mga teammates. Yes. So, let's see kung pabalik. Yes. And nawala kasi yung enjoyment nila latter part nung set 3 natin. Kasi ang mas nag-enjoy na yun, yung EAC. Alright, so thank you so much to everybody who are tuned in right now on GTV and to those watching on social media via Facebook or YouTube. Maraming salamat po. Anton Rojas, kasama si Shola Alvarez. And at courtside, we have Lizelle Nervis. Live from the Phil Oil Eco Oil Center sa Lungsod ng San Juan. Oh, yellow card. Wow, sino yung tinawagan ng yellow card? I feel like si Coach Oliver. Naalala mo nung first game ni Coach Oliver, yes. Tinawagan din siya ng yellow card. Yes. Eh. Pero I'm not sure it's Coach Oliver kasi kalmado si Coach. Eh. Yun nga. Kasi syempre, usually ipoprotest ni Coach O yan. Doon siya. Formento again. That time, Makilang was ready. Martin. Villena. Formento. Turazonable. Nitura. Martin. Oh. Sa pagkakataon na yun, mali yung basa ni Laramie. Mali yung basa. Sabi ni Laramie kay Coach O, akin namin. So that's accountability for you. Hey, we have to credit Formento ha. Mm-hmm. Nung pinasok siya ni Coach Rod, gumanda yung takbo ng EAC. Actually, yung variations niya sa setting, lahat ng attackers niya kasi pinapagana niya. Estrelier. Martin popped up from the back row. Outside. Omapas with a point. And also Omapas. Yeah. Kasi late na rin siya pinasok kanina, pero ngayon, malaki na rin yung puntos na binibigay niya para dito sa EAC. Kaya mataas yung tiwala ni Coach Rod sa kanya in that timeout. Sabi niya, maski anong mangyari, tiwala ako sa'yo. Tiwala ako sa'yo. Martin, not over. I noticed na mas binabantayan na ng blockers ng EAC si Martin.
kumbaga, na-scout na. Yes. Alam na nila kung paano gumalaw si Martin. Naging familiar na dito sa mga main attackers ng Letran. Kaya ngayon, Estrella trying to go back and activate the middles. Oh! Wow, napuntosan si Larame. Napuntosan si Larame. Kaya nagiba yung mukha ni Larame. Yeah. Naging game face na. Tignan naman, Shola. Game face na si Larame. Hindi na siya natutuway. Napupuntosan na siya. Game face na si Larame. Well, let's see kung iniiwasan pa rin si Silva. Nedura. Wow, EAC is able to pick up these solid spikes of Letran. Nedura. There's the save by Larame. Net touch. Net touch from Umapas. Feeling ko nanggigil siya doon sa sa pag-block niya kay Martin. Yen Martin serving. 30 points for Yen Martin today. Formento. Estrellier. Makilang. Estrellier. Nedura. Cross court. Zutiel Nedura. Good intention for Nedura. Kita niya yung open spot dun sa corner na yun. To the serving four. Sumobra. Serving goes out. EAC with a three-point lead. Razonable. Jump serve straight to the net. Service error. Nakakatuwa makita, Anton, na mostly ng mga NCAA players natin, nag-jump serve na. Kasi nung time ko, parang, kala mo naman tagal na. Pero nung time ko, kasi, bihira lang eh. Iilan lang sa amin yung nag-jump serve talaga. Naalala ko, may time din na si Soltones lang. Yes, si Gretch. Yes, ang naaalala ko na nag-jump serve na lang sa batch namin, si Gretch lang talaga. Ang Derek Desma! Tingin ko, ito rin yung nawala eh, no? Yung middle ng Letran. Yes, yes, yes. Parang effective kanina yung mga play nila. Especially yung mga quick play nila. Formento, tossing it up, Almazan. That's in. That's a block point. Good block for Ledesma. Basa niyang cross court na. Ayun, malinaw. Tumalbog sa linya. Wow! Single block by De La Cruz. By Ledesma, excuse me. Three consecutive points for Ledesma. Wow, grabe. Binasa niya talaga kung saan mapupuntahin yung atake. Six serving five. Four straight points para sa mga Letranista. Royce De La Cruz starting this rally. Almazan with a drop.
Makilang gets it back. Makilang. Cordial saving it. And that's another point for Omapas. And another corner shot for Omapas. Kanina niya pa din na target. Yung corner na yan. And nakikita niya rin kasi na ang laki nung spot na walang tao. Six all. 3 points in the match para kay Jaja Villena. Hiningi na ni Angge. Nasa momentum ngayon. Si Ledesma. And yung connection talaga nila ni Estrellier. Back row attack, Martin. Makilang. Almazan. Another point for her. Kita niyang hindi magkadikit itong blockers ng Letran. Ang galing magpa-check ball ng mga players natin dito sa EAC. Estrellier, tumakilang. Cordial, saving it. Estrellier, back to Makilang. Yun yung area na kanina pa pinupuntahan ni Makilang. We'll take a break. When we come back, Lizelle Nervis will have another report for us here on GTV. Bigong makapasok sa 2024 Paris Olympics si Tokyo Olympic gold medalist at Pinay weightlifter na si Heidelyn Diaz. Hindi nakamit ni Diaz ang kailangang puntos sa 59 kilogram weightlifting category sa qualification rounds ng 2024 IWF World Cup. Dagdag naman sa listahan ng pambato ng Pilipinas para sa Paris Olympics ang Pinay weightlifter na si Elrin Ando. Pinataob ni Ando si Diaz sa parehong weight category. NCAA Season 99 Women's Volleyball Tournament. With the game between the EAC Lady Generals and the Letran, Lady Knights, I'm Lizelle Nervis reporting from the courtside. Catching the Lady Knights by surprise, the Lady Generals are more than eager na makuha na ang kanilang kauna-unahang panalo sa season na ito. Sa pagtaas ng kumpiyansa ng Lady Generals, all what Coach Rod asks from his players is to not be rattled and to continue to communicate on court. But it is a different story in the bench of the Letran Lady Knights, where a frustrated Coach O told his players na magkaroon raw sila ng ball awareness. Sabi niya sa team, every sorry is a point. Tipirin nyo naman ang mga sorry nyo. Ang kailangan nila ngayon, ang teamwork, kung gusto nilang mapanalo ang set na ito. All for now, Anton and Shona. We can see the eagerness ng EAC para makuha na nila ang kanilang unang panalo. And they have a chance. Malaki ang chance nila para makuha ito. Regalo para kay Martin. Umaarangkada na ang mga letranista. Galing sa magandang serve ni Makilang. Easy point for Martin. Oh! Nagpapaulan ng service aces si Gia Makilang. Nawala yung kumpiyansa nitong EAC when it comes to reception. The super rookie from Bohol, Gia Makilang, another sharp ace or serve, but defended by Cordial. Estrellier, Martin! Kanina pa yung mga checkpoint niya. Bigat! Yes. Dito kay Formento, kanina pa yung pa-checkball niya eh. And kita niya din kasi na hindi ganun kalaki itong si Formento. And mas mapapadali yung pagkuha niya ng puntos. Next
Martin again. Razonable was there. Almazan stops the bleeding for EAC. Strong attack from Almazan. Almazan. Estrelier. Oh. Actually, good intention. Medyo parang hindi lang siya naging komportable dun sa binigay sa kanya na set ni Estrelier. 9 serving 12. Silva. Estrelier. Martin. Naibawi agad ni Martin. Alam mo, Shola, feeling ko, nung nag-start mag-game face si Laramie Silva, doon nagsimula yung paghabol ng ano eh, paghabol ng Letran. Yes. Eh. And magandang leadership yun for her. Na talagang pag in-game talaga siya, sumusunod yung mga kasama niya. Kasi bihira yun ha, yung two straight mistakes. Yes, yes. Yun na napuntosan si Silva. Si Silva, yes. Kumbaga, pinakita niya na may pride siya sa paglalaro. And pinakita niya din na hindi siya pwedeng basta-basta puntosan na lang. Kahit tayo, nasya-shock eh pag napupuntosan yes. si Silva. Magalona. It's Rhea Magalona, survey. Estrelier, EAC was not ready for her. Now, Estrelier. Sobrang effective talaga ng mga ganong drop ball ni Estrelier. Nabasa na siya ni Magalona, pero masyado lang siya nakapasok. 14-10. Estrelier. Almazan with the pass. Here is the set. Omapas from the back line. Estrelier to Martin. Martin cross court. CJ Cordial was there. Razonable defended. Formento one more time para kay Razonable. Nakilang gets it in the air. Martin. Popped up by Almazan. Ooh! No check. That goes out. Parang may nadinig akong kamay eh. Pero, well, actually ako din. Siyempre, yung referee natin, yes. mas ma... That's why he's situated there. 15-10. He has the better vantage point. Free ball for Letran. Estrelier. Martin! Too much spice on that spike. That goes up. Point for EAC. One time to serve. On for Mento. Estrelier, back set. Nitura. Nitura. With a stare down. Letran up by 5 as we head to this technical timeout in set number 4. Another good news mga kapuso, pasok na rin po sa 2024 Paris Olympics ang Pinoy weightlifter na si John Februar Seniza. Yan ay matapos siyang mag-gogi sa qualification tournament na 2024 IWF World Cup sa Thailand. Nakuha ni Seniza ang ika-apat na pwesto sa men's 61kg weightlifting category. Siya ay ikawalong dagdag sa pambato ng Pilipinas para sa 2024 Paris Olympics. Una nang nag-qualify sa 49kg weightlifting category si Rosie G. Ramos. Makakasama... She is a powerful presence but... She has been on the bench as of late, ha? Para sa EAC, nung third set, nilabas siya ni Coach Rod. And
her teammates have stepped up. Yes. And I think napansin din ni Coach Rod na mas naging effective si Omapas and Razonable. Ayan po si Krisha Reyes, 8 points today. It's Yen Martin, survey. Nakita niya sarili niya sa TV. Natuwa eh. Shout out to all of the family and friends of Krisha Reyes. Juliel Nitura! So pagkatapos ng stare down, puntos agad para kay Juliel. Siyempre, kailangan mo panindigan yung image mo. Yung pag-stare down mo na yun. Hindi pwedeng puro porma lang. Puro angas lang. Makila. Formento. Backset. Omapas. Estrellier. Nitura. Wow! Pwede pa! Woo! Grabe! Sayang, save doon. Inabol talaga eh. Yes. Sayang kasi yung momentum. Ano ka naman dyan? Sigur naman natin, pwede. Ha? Ang depensa nila, nakabuka. Kanina ko pa sinabi yan, nakabuka. Palo kayo ng palo, maabot sa kanila. Yun ang kaya nila eh. Iangat yung bola malakas, kaya nila yun. Pero yung drop ball, di nila kaya. Yes. Tama si Coach Rod na yung mga drop ball nila, sobrang effective para sa EAC yun. Kasi nakita nga naman ni Coach Rod na open or masyadong malaki yung space para sa gitna dito sa Letran. Razonable. And sunod-sunod na nagbibigay ng puntos itong EAC. 19 serving 11. Formento to Vindiena. Makila cross court. Silva delivering it to Nitura with another drop ball. Estrellier. Nitura against three blockers. Pinalakpan pa. Talagang pinanindigan niya. Pinanindigan niya na yung mga stare down niya. Isa, dalawa, tatlo. Sumabay pa kayo. Alam mo, Anton, yung mga players talaga na tumataas yung kumpiyansa kapag nag-stare down eh. Yun yung gusto eh. Yung pinag-challenge siya. Yes. Alex Rosen. And nagbabato din ang stare down si Razonable. Oo naman. Kailangan pantayan, di ba? Lumaban. Di pwedeng sila lang yung naiisahan ng kumbela. Yes. It means lumalaban talaga. Oo. It's Alex Razonable. Survey. Kaya lang, ang laki na ng lamang ng Letran and yung sakit ng EAC, balik ng balik, those errors. Naiiwasan nila, pero pag mga crucial moments na talaga, doon pumapasok yung mga crucial errors nila. Oh, an ace by Royce De La Cruz. What an ace. So tatanungin mo pa kung kailangan panlakasan o jump serve o ano ba talaga. Eh di ba sinabi ko naman sa'yo kanina, hanapin mo na lang, tawid mo na lang.
Dali mo na lang sa mahinang passer. Ayun, ginawa. Nilakasan mo pa. Huwag tayo ace. Ano ba sinabi mag-ace kayo? Ha? O CJ, nagkamali na. Minali mo pa yung pass. Hindi pwedeng gawin ba? Nakilali na may mali na. Sisigil niyo na ulit yung kasunod. Sobrang crucial kasi nung error na nangyari kay Razonable and nasundan pa. So, sometimes for a coach, okay lang mag-take ng risk. Mm-hmm. Pero sa gantong klaseng sitwasyon, gustong siguraduhin na lang ni Coach Ron. Almazan. Check for Almazan. Ganda na pagkakaiwas niya doon sa mga blockers niya. Kitang-kita niya na open yung cross. Gallardes, EAC team captain, is back at the service line. And that's an ace for the captain. Dito na papasok yung leadership ni Gallardes. Kung ano yung kaya niyang ibigay for the team. 14-7-22. Estrelier. I'm waiting to see kung tatawag ng timeout si Coach O eh. Kasi nung nakaraang set, nag-relax sila eh. Doon nakahabol yung EAC. And now they're just 3 points away. That's 2 straight points para sa EAC. An ace by Gallardes and a spiking error by Netura. But Gallardes overshoots that one. Substitution for the Lady Knights. Si Coach Rod, nakikiusap na sa mga players niya na naipasok niyo lang yung bola. Yap in. Number 10 out. Number 5, Kay Almirante. Aja Yap, backup setter. A rookie wearing jersey number 22 is now in. Para sa mga letranista, let's see what she can do and how she will respond to the situation. Aja Yap. Combination play. Yap. Tossing it up to Makinang. Gia Makinang. So that's the first excellent set mula kay Yap. And a good attack. From Makinang. And this is her debut, Shola. Yan yung pinakaunang excellent set ni Yap. Welcome to the NCAA, Aja Yap. Ano ah, okay din siya sa curve ah. And she gets an ace. It's the boy for the Lady Knights. Congratulations to Aja Yap. Si Coach O talaga. Yeah. Timing talaga yung pagpasok niya. Debut, di siya naglaro noong first 2 matches ng Letran. And ang gandang exposure yon for Yap. All players from both teams. Naalala ko tuloy nung bago si Michelle Cup, may ganyan din siyang moment eh. Yung bigla siya ano, ang daming aces. Anyway, Letran winning this by 4 sets, in 4 sets. So we're listening to the alma mater hymns. What a game for Yen Martin Chola, siyang pinili mo as the best player. Yes. Kasi nakita ko din yung improvement of this girl na ang dami niya lang variation sa atake. And I'm sure na mas pinaghihirapan at pinagpapaguran niya yon every training na mas mapalakas at mas maging consistent siya when it comes to attacks. So ito ang ating laro. Bukas to be featured on GTV.
Mapua versus Perpetual. It's a good game. Tomorrow, dito pa rin sa Phil Oil Eco Oil Center sa lungsod ng San Juan. So, both teams, Shola, gusto bumounce back, ha? Kasi, actually, for me, ha, nakakagulat yung mga pagkatalo ng Mapua at Perpetual in the last matches. Mapua losing to Arellano. Yes. And then, Perpetual losing to Letran. Yes. Kailangan lang din nilang makita kung ano yung kailangan pa nilang paghirapan at trabahuhin sa training nila para sa mga susunod nilang laban. Alright, once again, congratulations sa mga Letranista as the Lady Knights win over the Emilians in 4 sets. We'll see you all again tomorrow. For our director, Raul De Campo, courtside reporter, Lizelle Nieves, for Shola Alvarez, I am Anton Rojas, nagsasabing maraming salamat sa inyong pananood. Kita-kits ulit bukas, mga kapuso. This is your NCAA Season 99 New Heroes of the Game.